So mga repa, nandito tayo ngayon. May grasa ako dito. And ito ay nakalagay dito. So ito ay wala lang yan. Kunting higpit lang yan. So ngayon mga repa, yung grasa ko dito ay gagamitin natin. So para saan ba? Ay, ito. Pag tinanggal nyo ito, may yung water, ito ang tinatawag nating water pump. Ano po? Water pump yan. So sa loob niyan ay may grasahan. Kayo ba ay nagagrasa ng ganito? Part ito ng maintenance. So ito ay makikita nyo sa Isuzu Highlander, Crosswind Sportivo, Puego, D-Max na luma, TFR kung di ako nagkakamali. So at sa iba pang water pump like sa Travis kung hindi ako nagkakamali, mayroon din siya. And ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung naluwagan ko na kanina. Pero ipakita ko sa inyo. Ayan. So yun, ito ay grasahan yan. Ano po? So punasan ko lang. So ngayon lang yun lang siguro ito nalaman, ano, mga repa. Yung iba sasabihin, ano to, bleeding point. Hindi po pwedeng maging bleeding point ito kasi may ano yan dyan, oil seal at saka oil seal dito. Ngayon, pag naging bleeding point siya, dapat hindi ganito ang kanyang lock. Panggrasa po talaga yan. So ngayon, gagrasahan natin ito. Hindi pa ako nakakapag-car wash. Hindi kasi ako mahilig mag-car wash. Hindi kasi ako mahilig magpapugi ng ano. So ito yung grasa ko. So yan. Parang nagre-repack lang kayo ng bearing. Kaya ang water pump ko hindi pa napapalitan to. Kasi every time nababaklasin ko to, may gagawin ako, sinasama ko na to. Ngayon nyo lang ito nalaman, di ba? Tapos yung mga replacement ngayon na water pump, wala nang ganito. Sealed type siya. Kaya pag na one time big time ka, palit na agad sa buo. Assembly na agad. Ito, hindi. Kaya kung bibili kayo ng ano, mas maganda pa rin yung nagagrasahan. Para sa ball joint, mas maganda yung nagagrasahan. Diba?
So marami na tayong nailagay. Hindi ko din alam kung ilang amount ang ano ito. Kung ilang ounce ang kailangan dito para sa repack ng ating water pump. Kasi yan, may bearing din po yan sa loob. So kailangan ng yung bearing, lahat naman po ng bearing kailangan ng lubricant. Ano po? Ang naalala ko, mga repa, ang huli kong lagay nito ay 4 years ago nung nag-repack ako nito. Tapos sinilip ko nga ngayon, wala na siyang grasa, tuyo na, as in dry na. So nilagyan ko na ulit for sure. Ano? Ayun, ang dami ko nang nailagay dito. Bahala na yan. At least mayroon. So yan, tama na siguro yan, siguro. So ngayon mga repa, saan ba makikita pag gano ng nagka problema na yung ating kasi bukas na ito. So talakayin na natin ding tungkol dito sa water pump. So mga repa, pag napansin nyo, pag hinipo nyo to at may kalog, ibig sabihin po ay may problema na ang bearing nyo, yung shafting niya mismo. May play na. Ano? Ngayon, pag naman kayo nakakita ng may tagas dito, yung hindi nyo makita kung saan ang gagaling yung tagas ng tubig o coolant, probably mayroon yan dito ng ano, sa ilalim. Yung parang tawag yun, yung pinakang may bula na nakapasak. Pag dun po nagbabypass ang tubig, ibig sabihin po, sira na po yung water pump nyo. Ano po? Ngayon, kung dito naman sa mga gilid-gilid, pwedeng sa gasket lang, pwede pang ma-resolve yun. Pero pag doon po nang gano'n sa may butas mismo, ay wala na po yun. Sira na po yun. Ano po? Then, ayun, lagyan ko pa kaya. Kasi malaki yung ano nito eh. Subukan natin, lagyan ang lagyan. Ayan. Napasok pa eh. Yan, okay na siguro yan. So ganun lang mga repa, eh, pagka ano nyo, pagka ano nyo, isuli nyo lang to. Punasan nyo. Then suli nyo lang. Didosi lang naman yan.
Ayos na. Diba? Tapos, bago nyo ito salpak, linisan nyo muna ito. Ano? Kasi papasok yan sa loob. So, pag may kabit nyo na yan, nalinisan nyo na, pwede nyo na itong yan, ilagay. Then, ito yung ating aminodified na blower. O yung pinakang ano natin. Ayan. So, ito ay pang Hilux mga repa ha. So, sakto lang siya. Ano? Pang Hilux siya. Okay. So, yan. May space pa sa dito. Then, ikakabit natin mamaya yung radiator. Okay? So, nakakabit na. Diba? So, mas malakas ito kasi 10 na yung ano niya. Yung ano natin.